Hey, what's up guys? Welcome back dito sa ito sa channel ko. Please, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin na rin po natin ang bell button para ma-update po kayo sa mga susunod na video. Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumamit or mag-edit ng video sa KineMaster. Siyempre, bagong lahat, ako ang luma, kayo ang bago. Hello guys, paano ba ako nag-e-edit ng mga video sa aking YouTube channel? Ngayon, tuturo ko sa inyo paano mag-edit ng video or something mga clips sa YouTube channel natin. Punta lang po tayo sa KineMaster. Ayan, kung wala pa po kayong KineMaster, libre po ito sa application sa Apple Apps or kaya sa Android Apps. I-download lang, i-type nyo lang po KineMaster at mamili lang po kayo kung ano yung na-download nyo. Okay. Start na tayo. Click nyo lang po itong plus. Nakikita nyo yung plus. Para ito yung mga nakikita nyo sa kanan. Ito yung mga na-edit ko na dating video. Ngayon, magsisimula tayo para at least step by step na ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Pag-click nyo yung plus, may makikita kayong option dyan. Ito yung bagong features ni KineMaster. Dati kasi wala ito. Ngayon, i-click lang natin yung 6:9 kasi ito yung ginagamit sa YouTube. Okay, makikita niyo yan. Okay, ito yung loob ng KineMaster. Dito po kayo mag-i-edit ng mga layover nyo or something na mga pictures or video. Or gusto nyo mag-edit ng tanggalin nyo yung voice ng video, pwede rin yung tanggalin dito. Okay, bago tayo magsimula, syempre kailangan natin muna maglagay ng i-edit natin, di ba? Okay, punta tayo dito sa media. Mag-select tayo ng ilang pictures dito or something video. Mili tayo. Dito tayo. Dito. Ito yung video na dito. Yung first, ito yung video. Tapos maglagay rin tayo ng mga pictures. Yan. Okay. Meron na tayong pictures. Yan, sample natin. Play natin kung ano yung itsura. Yan, nakita nyo meron siyang music. Kung gusto nyo tanggalin yung music, pwede rin po. I-click nyo lang po itong video clip na to. Pumunta po kayo dito sa sounds button. Yan. Tanggalin lang po natin. Igalawin nyo lang po ito. I-adjust lang natin yung volume natin ng 0. At enter natin. Okay? Play natin ulit. Yan. From dun sa video na merong sounds, ngayon wala na sounds. Tapos pwede na po kayong mag-edit kung ano gusto niyo pong sounds na pwedeng ilagay dyan. Okay, let's say gusto natin mag-edit ng ibang sounds. Pupunta lang po kayo dito sa audio o kaya punta tayo dito sa layer para may patch natin dito sa video na ito, yung panibagong music, punta lang tayo dito sa layer. Dito sa audio. Ngayon, may na-download na ako dito na music. May ipapatch natin. Make sure yung ilalapat nyong sounds, hindi siya copyright para hindi po kayo maban kay YouTube. Yan. Say, ito siya. No copyright. Okay. Sample lang naman siya. Okay. Ito yung ilalapat natin. Okay. Pindutin lang natin yung plus button. Yan. Meron na tayong music. Let's say, press muna natin. Click lang natin tong music na to at i-cut po natin siya para yung tamang merong big sounds lang. Yan. Okay. Cut natin siya. Trim lang natin para may tamang sounds lang. Sagot po natin dito. Yan. Click lang natin. Play. Yan. From doon sa original na sounds, napalitan na natin ng sounds, na meron ka ng bagong sounds. O kaya, tanggalin natin. Pwede nyo rin kung, for example, gusto nyo magpalit ulit.
Ibalik lang natin to, click lang natin yan, highlights, i-delete natin siya, tapos click natin tong video, pwede natin i-adjust yung volume ulit na ito, makukuha na natin yung original na volume niya. Okay. Let's say, gusto nyo pong magkaroon ng animation dun sa video nyo. Itong nakikita nyo na minus na to, pwede po natin lagyan ng transition effect. Pwede nga may 3D dito. Let's say ito. Meron tayong bubble or 3D powerful. Let's say pan transition. Itong mini circle. Yan. Okay. Lagyan lang natin yan. Play natin ulit. Ayan. Maganda na yung transition natin sa next photo natin. Okay. Ayan, lagay lang natin ito ng transition. Pare-parehas natin para mas maganda. Okay. Para makita nyo po yung buo. Sana po nakakasunod po kayo dito sa video. Ayan. Play natin ulit. Napapansin nyo, di ba gumagalaw yung mismong picture? Kung ayaw nyo gumagalaw yung picture, pwede nyo rin edit yan. Click nyo lang, tapos punta kayo dito sa crop. Ayan. Kung saan yung ano, let's say gusto nyo po nang hindi gumagalaw, click nyo lang yung ito, yung end position. Tapos i-adjust nyo lang po yan kung saan po nyo gustong pumapat from yan. Para buo yan. Okay, hanggang in. Try natin ulit. Oops. Try natin. Ayan. Hindi na siya gumagalaw. Pero kung gusto niyo ng transition niyo mas maganda yung gumagalaw, balik niyo lang ulit po dito sa crop. I-minus niyo. I-pindutin niyo lang po itong equals. Ayan. Tapos, ayan. I-focus nyo po kung saan yung gusto nyo i-focus. Ayan. Diba? Okay. Center natin to. Para mas maganda yung nakalapat niya. Dito natin siya i-focus. Ayan. Ito rin po. I-focus natin. Ito rin, focus natin ito kung saan yung nangalaw. Ayan. Wait. Pwede natin ulit. Ayan. Okay. Tapos maglalagay na tayo dito ng ibang music. Ina natin ito. Nilapat tayo ng ibang music dito. So, mas boy na boy yung video natin. Igalaw natin siya. Okay. Yan. Kung gusto man natin ng ang animation na yung merong gumugulong na animation na subscribe and hit the bell button below. Ito yan. Punta naman tayo dito sa layer. At punta natin dito sa media. Meron na po akong dinownload dito na effects. Say, ito po yung effects natin. Ayan. Ito yung green screen na merong effects siya. Ayan. Subscribe. Ilalagyan po natin yan para at least merong effect po yung dinownload ko po yan sa YouTube. Pero make sure na hindi copyright po. Adjust lang natin. Ayan. Tapos, punta po tayo. Tatanggalin natin yung green background. May punta po tayo sa chroma key. Ayan. Para matanggal po yung background ng ating video na
Lalagyan natin effects. Ayan. Wala na po yung background na kulay green. Pwede nyo rin pong i-adjust yan. Pwede nyo timplahin kung ano po yung gusto nyo po. Ayan. Para buhay na buhay, replay natin. Ayan. Iusod lang natin yan dito. Sample natin. Play natin. Ayan. Magkaroon na tayo ng effect. Diretso na po yan. Meron na lang yung sound. Make sure, pagka naglalagay tayo ng background nga pala, kailangan natin make sure naririnig yung pinagsasabi natin. Yan mga guys, naturo ko na po sa inyo kung paano gamitin ng KineMaster. At sana po nagustuhan niyo itong video na to. Thank you, at maraming salamat.